Ito na po ngayong November 5, 2024 mula po sa Camarines Norte. Wow, ang layo ng narating ng True FM. Ginaanan ito ni Christine. Oo, at siya po'y nanonood sa atin sa 1PH. Bago pa lamang po na viewer natin ito, apat na buwan pa lang. 49 years old, lima po ang anak at dating navigator sa isang resort. Ano kaya exactly ang job description ng navigator? She navigates. Navigates the resort, huh? Ayon ng manager, navigator, ha? Kausapin po natin si Walisa Raymundo Mercedes. Good morning, Ms. Walisa. Good morning, ma'am. Good morning po, madam. Morning po. Opo, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Malinaw naman po kami. Naririnig niyo po kami? Opo, ma'am. Okay. Magpapanood naman ako sa cellphone, ma'am. Oo. So, Walisa Raymundo. Ayan. Ng Mercedes Camarines Norte. Opo, sir. Ayun. Sige. Okay. Oo. Nanay Walisa, ano po muna yung Opo. Bible verse na binigay po sa ating kahapon ni Pastor Jeff bago po tayo magkwentuhan? Opo. Kawikaan, 16, versikulo 3, ma'am. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen. Hindi na kailangang i-explain pa. Talagang, di ba? Self-explanatory. Mm-hmm. Yeah. Pero sige, Nanay Walisa, dito po sa panonood nyo sa amin ng 4 months sa 1PH, ano na pong natutunan nyo dito sa ating segment na What's on Your Mind? Natutunan ko po, ma'am, yung lahat na ma'am ng problema tulad ko, ma'am. Nagkaroon po ako ng problema, na-stroke po ako. Wala po noon, iniwala ko na po sa Panginoon yung aking buhay. Simula po nung ma-stroke ako kasi para pong binigyan po ako ng affliction. Parang siguro po noon, nalilimutan ko na siguro po siya. Kaya ngayon po tuwing Martes po, nagsisimba po ako. May po akong tawad sa kanya. Sinadalangin ko po yung mabigyan ako ng mahabang buhay kasi po may mga anak pa po ako. Oo. Kumbaga ang pakiramdam ni Nanay, siya ay kinalabit, no? Oo, dito nga sa iyong hamon ngayon. Nanay, kayo ay 49 anyos? Opo, ma. Opo, sir. Oo, tapos ang anak po ninyo ay lima. Lima po. Yung panganay niyo 33 anyos? Opo. Opo. Maaga kayo nag-asawa? Opo. Bali, ang totoo, sir, paano po ang naasawa ko po? Mm-hmm. May isa pong anak. Mm-hmm. Tatlong taon po siya napapunta sa akin. Kaya totally po, iyan ako po sa akin na anak ko na po siya. Opo, opo. So, apat ang anak niyo sa mister niyo. Opo? Opo. So, yung 33, ito ang anak ng mister niyo sa kanyang unang asawa. Opo, bago po siya. Okay. Asawa ko po. Opo, amen, opo. Amen. Sige po. So, sa ngayon opo. Po, oh, sa ngayon, itong limang anak po ninyo, ilan po ang nasa inyo? Wala, dalawa na lang po, sir. Isang grade 9, isang grade 7 po. Okay. Opo. Sino po nagpapaaral ngayon dito? Kami po, mag-asawa. Yung asawa ko po, isa lang po. Kasi siya lang po ang kumikita at ako man po, hindi naman na po ako pwedeng magtrabaho kasi po. Ano po na ako, PWD na po ako. Kawa opo, po nung ma-stroke ako. Oo nga po. Si mister po ninyo ay security guard. Opo. Saan siya naka-assign? Sa ano po siya? Sa provincial hospital po. Ah, saan? Sa gobyerno? Opo. Opo. Siya po ay sa gobyerno, hindi siya sa private agency. Opo. Hindi po. Hindi naman po. Opo. Okay, sige. Ganito. Nanay, paano niyo po na-discovery ang aming programa ni Chacha? Bali, nung karoon po kami ng TV, kasi po nung may trabaho lang po ako dati, simula po nang ma-stroke po ako. Nakatutok na po ako diyan kasi po hindi ako nakakapag-comment sa cell sa ano po ninyo kasi wala nga pong cellphone. Mm-mm. Opo. Oo. So nanonood kayo sa anong channel po diyan sa inyo po sa Camarines Norte? Sa 1PH, sir. Sa 1PH. Opo. Po, okay. Sige. Opo. So paano ho kayo ngayon nakapag-communicate sa amin sa pamamagitan po nino? Ni Ma'am Chacha po. Saka doon po sa ano nyo, doon sa third pylon po, NBB Chacha po, pag umaga po. Nag-comment po ako doon. Ayun, opo. So, gumawa kayo ng paraan para maka-reach out kay Chacha. Saan? Sa Facebook ba ito?
Yes, sa Facebook. Opo, ma'am. Ayaw po, sir. Okay, opo. Sige. Alright. Wala akong problema doon, ha? Kasi po, ang sa amin lang po talaga dito ay yung pagsasabi nga ng tapat. At kami po dito nga, actually, opo, ay naghahanap po ano, ng mga kalahok sa ating kapakontest na deserving opo po na tulad po ninyo. O sige. So, Willisa, sa ngayon na-stroke ka, meron ka na bang therapy na ginagawa? Bali, yung meron naman po, yung kung sa kabilang barangay po, nagbabayad po kami ng 750 weekly. Mm-mm. Ganun lang po. Oo. Pero so, yung pong therapist po na galing sa ospital, di po namin kaya ang bayad dun. Oo. Mahal po masyado. Oo. Nakakalakad ka ba? Nakakalakad naman po, pero ano po talaga, pilay po. Oo, pero praise God, nakakapagsalita ka kahit papaano ng tuwid, ano? Opo. Sawa po ng Diyos. So, hindi naman po ako nagtiwi. Okay naman po. Pero yun pa ako po talaga. Nung una po, sir, di ako nakakalakad. Oo, kasi naintindihan natin, marami din kasi ang iba no, napaparalyze, ang iba nanging umingiwi yung kalahati ng mukha, ang iba hindi magalaw yung mga kamay, depende yan kung gaano nga katindi no, yung nangyari sa kanilang stroke. Oo. Nakapag-aral ka ba, Willisa? Nakapag-aral naman po, college level po. Oo. Anong trabaho ng mga magulang mo? Dati, ay sa ano lang po yun, sir, sa dagat lang po noon, patay na po sila pareho. Mm-mm. Ano natapos mo? College level lang po, second year. Oo. Second year college. Oh. Saan mo nakilala si Mr. mo? Dito po sa Dait. Ipinanganak kayo sa Bicol mismo. Opo, opo. Oo. Nitong dumaan si Christine dyan, kayo ba din ibinaha? Ay, hindi naman po. Doon po sa malapit sa dagat po, pinaha po. Pero naapektuhan din po kami. Okay. Sige. So, Willisa, ito lang. Ano, paki-share lang sa amin. Pero kung ayokong malakas ang po ang ilan. Ayokong iiyak ka, ha? Kung mamarapatin mo. Oo. Kailan ka na-stroke? Ano po, September 6 po, 2023 po. Noong, paano ka na isugod sa ospital? Bali po, inatake po ako sa trabaho. Bigla pong nagmanhid po ang katawan ko. Kaya sabi ko po doon sa mga katrabaho ko, dalhin po ako sa ospital. Tapos yun po, nawala na po ako ng malay sa ospital po. Kailan ka nagising? Nagising naman po ako ulit, agad. Siguro mga one day po. Tapos hindi ka na makagalaw. Anong parte ng katawan mo hindi mo magalaw? Kanang kaliwa? Kaliwa po, sir. Hindi mo na magalaw. Ngayon po nakakagalaw naman po. Hindi, nung araw na iyon, yung unang araw, nung unang mga bukso. Opo. Opo. Talagang di po ako nakakagalaw noon. Nakadiaper lang po ako. Ano ang pumasok sa isipan mo nung panahon na iyon? Bali po, nagbibilin po ako dun sa asawa ko na in case po anong mangyari sa akin, sabi ko, huwag pababayaan yung dalawang anak ko. Pero hindi ko naman po pala yung nasasabi. Ungol na lang po ang nasasabi ko. Ungol ka na lang ng ungol. Pero sa isip ko po, nasasabi ko. So kumbaga, akala mo, yun na ang takdang panahon mo. Opo. Oo. Pero ngayon nakakausap ka namin, so ibig sabihin talagang opo, talagang you know, talagang may Diyos at mahal ka ng Diyos at may mission. May mission ka pa. Sige. Willisa, sige, ganito ha. Dahil may mission ka pa, ito ang 2,000 piso na yung premyo, sa mabalak gamitin. Ay, bibili ko po ng mga maintenance ko po. Tapos po, mag-therapy ko po. Kasi minsan po nauutang ko doon sa ano yung therapy ko. Kung pag-therapy ko po ay ganun po. Oo, kailangan mo ng pang-therapy. Opo. Oo, hindi kinakaya ba ni Mr. ngayon? Magkano ba sweldo ni Mr.? May utang po. Makaunti na lang po ang sweldo niya. Sa dami ng utang. Yun po. Pag sa gobyerno po, marami pong utang. Oo. Magkano yung therapy? 750 po.
bawat session. Opo. Magkano ang iyong maintenance diyan sa iyong ngayong ano, kinakailangan inumin para gumaling ka? Nas ay for life na daw po ito. Mm-hmm. So magkano? Mga ang daily po, mga ano po, mga 100 po, ganun. Isang, 120. Sa isang araw? Isang araw po, opo. Oh, sa isang buwan, 3,000. Mm-hmm. Oo, isang buwan, 3,000, pagkatapos sa 750 opo per session. O sige, sige, ganito, Willisa? Opo. Siguro naman alam mo na hihingi kami ng preba sa mga kwento mo, di ba? Opo. Oo. At hindi ka namin mamadaliin kung ano lang ang paraan mo opo na ito yung mapadala mo sa amin. Ngayon, Melissa, ngayon pa lang, Melissa, opo, no? O, sabihin ko na sa opo iyo na nag-ambag-ambagan na naman ha, itong ating mga Happy Anonymous. Si Happy OG, opo, nagbigay ng 2,000 ka agad. Okay, nagbigay opo din ng 1,000 si Happy Ninong. Nagbigay ng 1,000. Okay, ngayon, maaari mong tanggapin. Ngayon, ha? 5,000 piso, okay? Ay, thank you po. 5,000 ipapadala namin sa iyo. At para mo agad maibili, ibili mo na kaagad ng pang isang buwan na gamot. Opo. Mm-hmm. At yung mga binabanggit mo na therapy session, kapag napanood namin ang mga opo video mo, muli kaming tatawag sa opo iyo. Opo. Paano po, sir, papadala? Saan po, sa Facebook account, sir? Hindi. Huwag kang mag-alala. Okay. Willisa? Opo. Huwag kang mag-alala. Hindi namin ito opo ipapadala nang hindi kami sigurado na matatanggap mo. Ayaw po, sige po. Yes, okay. Kung sakasakali, okay, hingi, gagawa tayo ng kaparaanan. Hindi kami magmamadali na ito ipapadala kasi baka ma-scam ka din eh. Alam mo na yon, okay? Opo. O, sige. Opo. So, ngayon pa lang, Willisa, magpasalamat ka na dahil opo sa ngayon, meron ka ng 5,000 piso. Palagay ko naman, hindi kikitain na mister mo agad-agad. Ay, opo. Malakas po ako lang dito. Grabe po ang ulan. Ah, ngayon, umuulan dyan. Opo, grabe pa ang ulan. Oo, baka maulanan ka. Hindi po, nasa loob naman po ako ng bahay. Oo, sige. So, Willisa, magpasalamat ka na. Ngayon pa lang doon sa mga nakikinig at nagsabi na tutulungan kanila. Sige, 5,000 opo, muna ang aming papadala. Po. Okay. Opo. Salamat po. Oo, Willisa. Opo. Pasensya ka na, baka naka-estorbo kami sa'yo, ha? Opo. Baka naka-estorbo kami sa'yo. Ay, hindi po, sir. Hindi, binibiro lang kita. Pinoproblema na ni Willisa yung ulan. Kasi umuulan eh. Joke lang. Pinatatawa lang kita, ha? Opo. Once again, Ate Willisa, 5,000 pesos po ang tatanggapin nyo ngayong araw. Mag-reach out po sa inyo aming mga kasamahan dito. Okay, sige. Salamat po. Malakas siguro ang ulan, baka nababasa. Hindi na tayo masyado marinig. Okay, salamat po.